Magandang araw mga suki. Ngayong araw na ito, mamamasyal na naman tayo sa the land of the Merlions, ang Singapore. At puntahan natin ang famous na bundok nila, ang Mount Faber. Ito yung tinaguriang the gateway to Singapore's beautiful panoramic views. So just keep on watching and enjoy this video. Ang Singapore Cable Car System ay isang gondola lift na nagdadala ng pasahero magmula Mount Faber patungo sa Sentosa, isang island resort ng Singapore. Ang mga cabins nito ay nakabitin sa taas na 100 meters at tumatawid ito sa itaas ng Keppel Harbor. May haba ito ng 1,650 meters at tumatagal ng 15 minutos ang pagbiyahe dito. Sa kasalukuyan, may 81 na ka-cabins ito, kabilang na ang 6 na VIP cabins na pwedeng sumakay ng 8 katao. Ang Mount Faber ay ang tahanan ng Singapore Cable Car System. Originally, tinatawag ito na Telok Blangah Hill. Noong July 1945, pinangalanan ito Mount Faber in honor of Captain Charles Edward Faber of the Madras Engineers na siyang namuno sa pagpagawa ng daan patungo sa tuktok nito para ma-install ang isang signal station doon. Ang Mount Faber ay isang bundok na matatagpuan malapit lang sa gitna ng Singapore. May taas itong 106 meters above sea level at 15 minutes lang at marating na ito sakay ng taxi. Sa tuktok nito ay makikita ang baby Merlion na may taas na 3 meters. Ang Merlion ay isang mythical creature na nagsisimbolo ng bansang Singapore. Nandito din matatagpuan ang Bell of Happiness. Pinupuntahan ito ng mga magkasintahan at mga newlyweds upang patibayin ang kanilang pagsasama at pag-iibigan. Sa ngayon, naging Bells of Happiness na ito dahil nadagdagan pa ito ng isa pang kampana. Ang dalawang kampana ay bigay ng bansang Poland bilang pag-celebrate sa 50 years of Polish-Singapore diplomatic relations in maritime tradition. Bago ka sumakay ng cable cars, may mga restaurants just nearby na mag-enjoy ka sa kanilang mga menu. At the same time, you can relax and enjoy the beautiful scenery in front of you. Ang Mount Faber, Sentosa Cable Car System ay pinagawa ng pamahalaang Singapore upang paunlarin ang industriya ng turismo ng bansa. Noong February 15, 1974, binuksan ito sa publiko by then Deputy Prime Minister Dr. Goh Keng Swe. Noong 1995, naitalang umabot sa 20 million katao na ang sumakay dito at noong 1997 o dalawang taong nakalipas, umabot na sa 25 million na katao ang sumakay. Noong July 14, 2015, binuksan din ang Sentosa Intra-Island Cable Car System na may haba na 890 meters. Ang dalawang cable car system ay hindi magkadugtong at kinakailangang maglakad ng 3 hanggang 5 minuto papunta sa kabila. Ang Mount Faber Line ay nakapagtala ito ng world record noong 1970s bilang kauna-unahang mass wedding na isinagawa sa loob ng cable cars. Naging tampok din ito sa isang popular TV series during that time, ang Hawaii Five-O, kung saan dito na-shoot ang isa sa mga episode nila. Noong January 9, 1983, isang aksidente ang nangyari kung saan nahagip ng Panamanian oil rig ang cable nito. Nagresulta ito sa pagkaputol ng kable at pagkahulog ng dalawang cable car sa dagat na naging sanhi sa pagkamatay ng 7 katao. Dahil sa insidente, tumigil ang operasyon ng Mount Faber ng 7 buwan. Sa ngayon, dahil sa pandemya, bumaba ang round trip fare nito from 35 Singaporean dollars to 3 Singaporean dollars para sa mga adult at 2 Singaporean dollars para sa mga bata. At dito na natapos ang ating kwento. Good day, everyone.